Pinuli yata nila to. Dahil sa plate number. Pinuli yata nila to dahil sa plate number. Because of the violation yata dun sa kanyang plate number. Although may nakalagay siya, pero medyo faded na kasi siya, no? So most probably, if I'm not mistaken, guys, yun yung problema nung kanyang motorcycle. Can you believe it, guys? Actually, ang may pagkukulang dyan is ang LTO, eh. Sila yung hindi na makapag-provide ng plate number. At the same time, hahanapan kanila ng butas. Hahanapan kanila ng violation dahil lang sa ganung klase ng ano. In the first place, guys, dapat sila yung nagpo-provide ng mga ano na yan, di ba? Hindi yung tayo pang mga ano, mga riders ang magpo-provide ng mga improvised natin. Which is, if I'm not mistaken, guys, kasama naman yan yung sa computation ng binabayaran natin, yung plate number na yan, eh, hindi nila ma-provide hanggang ngayon. Tapos na yun, tayo pa yung ma-paper wins, eh. Diba, guys? So, I didn't get the point. Ay, God. So, kayo mga riders po, no? What if kung sa inyo po mangyari yung ganang,
And then kung sa inyo po mangyari yung ganung cases na hinuli ka from the checkpoint, because according to sa nanghuli sa checkpoint is ang violation mo. I think this is yung nanghuli doon guys, if I'm not mistaken, is siya from LTO. They're from the ano, dito siya sa CJ. So hinuli siya kasi nga tatanong niyo ang point ng matanda eh, anong bang violation ko eh, nagbabayad naman ako, kumpleto naman yung registration niya. Except nga naman, kaya imagine at saka yung matanda na yun ah. Ito senior, para sa akin parang senior na yun, matanda na. Dapat naman sana pagbigyan mo na yun. Para sa akin talaga guys, in the first place guys, kailangan naman talaga ng video yan. So dapat the moment na ma-registro nila yan, kasabay na yung plaka o plate number. Or kung hindi man, dapat sila mag-provide ng temporary plate number, hindi tayo mga riders. Kasi bayad na yun eh. So nagkakaroon pa tayo ng extra expenses for that. Can you imagine guys? So kung kayo ba nasa sitwasyon ng isang kasamaan nating rider na yun, kapayag ba kayo na gano'n? Nasisitan kayo ng sa city ordinance. I don't know kung ano exactly nilalagay nila doon. Pero according sa pagkakaraintindi ko, eh ang violation niya is yung sa ano, sa plate number niya na faded na. But of course, yung motor naman niya is talaga nakarehistro. Can you imagine that guys? Oh my July, what happened to the Philippines? Diba? Pandemic na ma. Pandemic na nga panahon na to, no? Hindi na lahat ng mga problema, bibigyan ka pa ng mga ganyang problema, diba? Yes, sa hirap na nga ng buhay ngayon, hirap na kumita ang mga ordinaryong tao ngayon, ordinaryong mamamayan, dadagdag pa naman ba naman sa isipan nila yan? Let's say kung ang penalty nyo din is 500 pesos. Guys, sa ibang tao, napakalaki na nyo sa isang araw nilang 500 pesos. Diba? Naiintindihan naman natin sila, nagpapakapat sila ng batas. Pero sana naman, i-consider din nila ano bang sitwasyon. Unang-una, nakarehistro naman siguro yung motor ng riders na yun, diba? Because of only because hindi nagaanong mabasa yung plate number, titikita naman yung tao. Siguro deserve naman ng tao, siguro na siguro sabihan lang, sir or manong riders, hindi nagaanong mabasa or hindi na readable yung ano mo, temporary na plate number mo, baka pwedeng palitan mo na yan next time ha. So hindi ka muna namin titikitan for now. Things like that guys, na diba, makapagpaluwag man lang sa damdamin ng isang mga riders, ano? I'm not saying guys na kinukontra natin yung batas ng ano, no? Ng batas. Siyempre wala namang problema, wala namang masama, pero there are times guys na kailangan naman natin minsan i-consider yung ano, situation, diba? Things like that na sometimes hindi ko maintindihan yun. Pagka nasa posisyon ka, talaga grabe, no? Sometimes it's unfair din talaga. So ayun guys, wala talaga ang plano ko to na magano yun. Ang plano ko lang talaga guys is i-stretch ng konti or loosen up yung ating gear kay Kawi. Pero ayun, na-timing na natin. Yun nga, nakakawa yung matanda, no? Hindi na lang din ako kanina, actually parang gusto ko ng medyo mangialam, ano, pero syempre it's not my ano eh, para makialam din, ano. So hopefully maayos na lahat, napalusot naman nila yung matanda, nakakaawa din naman, diba? Eh kung hindi nga lang ako nagmamadali guys, gusto ko sanang antayin kung anong magiging violation ng matanda. Gusto ko sanang tulungan yung matanda. Sad to say guys, talagang may pasyente rin yung nag-aantay sa akin eh. Nag-ikot lang ako eh, biglang may kumontak naman sa akin. Ayun, kailangan ko na rin umalis at the time. Hopefully hindi naman nila tuluyan tigitan yung matanda, nakakaawa naman. Kung sa ibang tao eh, ang 500 piso eh, sentimo lang sa ibang tao, sobrang viable yun sa kanila yung 500 pesos eh. Malaking survival ng nila yung isang araw nila. Kung wala naman ganun kabigat na violation, pagbigyan ako tulad to. Like I said nga, eh pagkukulang din ng LTO yun, hindi naman mangyayari na dapat ang ganyan kung
pag-release pa lang ng registro, kasama na yung plate number na yun. Which is, ibinibigay nila yung obligasyon sa ating mga riders na maglagay ng temporary plate number. Can you imagine that, guys? At isa ako dun, guys. Like I said nga, guys, dito sa mga dati kong videos, sabi ko sa inyo na yung isa kong motorcycle na magpo 4 years na, guys. Up to now, guys, temporary pa rin yung plate number na. Wala pa rin nagbigay sa akin ng LTO. Diba? So, what if kung mag-payday yun at ginagamit ko yung motor, uhulihin din nila ako, titiketan din ako, same nang gagawin nila dun sa isang rider na nakasabay natin kanina sa checkpoint, diba? Oh my God. Oh my gulay. What a world. Diba? Sometimes sa pagpapatupad ng batas natin, sana samahan naman natin ang kaunting puso, diba? Wala naman sigurong mali doon. Nakaka-disappoint lang, guys, ano? Yung makita mo yung kapwa rider mo ng ganun. Diba? Natin nagtatanong, actually kanina yung ano eh, yung si Kuya Rider, kung ano ba daw ang violation niya, ay nagbabayad naman siya ganito ganito. So, ayun nga, I think yung ang problema, yung tawag dito, yung faded niya na plate number na improvised, of course, kasi nga walang plate number na mabigay ang LTO. So yun, alright guys, so dito na tayo.